sa lansang po'y aking kinikinada. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa'yong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Naamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Manami makapangyarihan, lingapin mo't kupkupin ay iyong sambayanan, sapagkat kami mahihinang tao lamang na pawang babaksak kapag di mo inalalayan. Tulungan mo kaming laging lumayo sa kasamaan at mamalaging tumatahak sa landas ng kaligtasan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Mga pinuno ng Sodoma, pakinggan ninyo ang sinasabi ng Panginoon. Mga namamayan sa Gomora, pakinggan ninyo ang aral ng ating Diyos. Magpakabuti na kayo, magbalik loob sa akin. Talikdan na ninyo ang masasamang gawain. Tumigil na kayo ng paggawa ng masama. Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti. Pairalin ang katarungan, itigil ang pag-aapi. Tulungan ang mga ulila, ipagtanggol ang mga balo. Hali kayo at magliwanagan tayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maruming marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian kung kayo'y susunod at tatalima. Pasasaganain ko ang ani ng inyong lupain, ngunit kung magpapatuloy kayo sa inyong pagsuway, ay tiyak na kayo'y mamamatay. Ito ang sabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambanay sinusunog. Bagaman ang mga turo'y hindi ko na kailangan, maging iyang mga kambing at ang inyong mga kawan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan na tutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot.
at niayaw na tanggapin iyong aking mga utos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala, kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon nang kayo'y aking pagwikaan upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Ang pangaral na nais ko na sa aking ihain ay handog ng pasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Magsitayo po ang lahat. Kasamaan ay layuan, kasalanay pagsisihan. Kayo ay magbagong buhay, magbalik loob na tunay. Nagpupuri kami sa'yo, Sumaiyo niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon na iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at ang mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniutos, ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinapangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapapasan sa mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitan tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila ay mga punong upuang pangdangal at sa mga piging at mga natatanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila ay pagpugayan sila ng mga sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat isa ang inyong guro. Kayong lahat ay magkakapatid. Huwag niyong tawaging ama ang sinuman tao sa lupa, sapagkat isa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat isa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Noong ako ay postulant, tsaka novice, dyan sa Sambeda, pag nagsesermon yung mga pari namin, pinakikinggan namin at pinipintasan namin yung mga pari namin kapag nagsesermon sila at hindi naman nakikita sa buhay nila yung sinesermon nila.
kino-question namin, nung seminaryan ako, kino-question namin yung mga pinapangaral ng mga pari namin na hindi naman tumutugma sa sinasabi nilang buhay na paglilingkod. Ngayong ako'y pari na at medyo matanda na, hanggang ngayon may takot sa puso ko. Natatakot ako sa mga isinesermon ko. Natatakot ako sa mga sinasabi ko na ako mismo kung minsan hindi ko magawa, baka ipamukha sa akin ng ibang tao at kahiyahaya ako sa harap ng Diyos. Hindi madaling mangaral. Siguro, kung hindi taimtim sa puso mo, madaling magsalita at sabi mo kung ano-ano. Pero ang magsalita ka, magturo ka, mangaral ka, hahanapin sa iyo yun ng mga tao. At alam ko ako maraming pagkukulang dahil minsan ang mga pinapangaral ko, hindi ko rin natutupad. Kaya nahihiya ako at natatakot. May agam-agam sa puso ko. Pero sa kabila nung kailangan pa rin mangaral, sa kabila na nagkakamali, kailangan pa rin magturo ng tama. Katulad nyo mga magulang, hindi porking nagkamali ka, ay wala ka ng karapatang itama ang mali ng anak mo. Kahit nagkakamali ang magulang, meron pa rin silang obligasyon na ituwid ang maling nakikita sa anak, na kung minsan masusumbatan ka dahil yung pinantutuwid mo sa iyong anak, hindi mo nagagawa. At gayon din sa akin. Kaya may agam-agam ako. Lagi ako humingi ng tawad sa Diyos. Linggo-linggo akong nangungumpisal. Baka sa pangangaral ko, hindi ko nagagawa at malamang hindi ko nagagawa ang mga pinapangaral ko. Nakakahiya ako sa Diyos. Nakakahiya ako sa parokya na hawak ko. Natatakot ako kung minsan mag-sermon. Natatakot ako minsan magsalita. Dahil kung minsan, baka hindi ko ito ginagawa. Kaya sa pangangaral, hiningi ko lagi ang Diyos ang siyang magsalita. Hiningi ko lagi ang Diyos na gamitin ang isang makasalanang tulad ko para sabihin sa bayan niya ang nais niya. Kasangkapan ako, isang makasalanan, hinihingi ko sa Diyos, kasangkapanin niya ako para sa kanyang bayan. Mahirap magsalita. Mahirap magtuwid. Baka isumbat sa atin. Hindi natin nagagawa. Ebanghelyo natin maliwanag. Pakinggan ninyo ang sinasabi nila. Sundin nyo ang iniuutos nila. Pero huwag nyong gagayahin ang ginagawa nila. Hindi baga nakakahiya sa Diyos? Nakakahiya ako sa Diyos? Mangangaral, magsasalita, pero hindi ko naman kayang gawin yung aking sinasabi. Hindi ba ibig sabihin wala kang paninindigan? Kaya patuloy ako humingi sa Diyos ng awa at patawad. Patuloy kong sinasabi sa Kanyang gamitin niya ako sa kabila ng aking kapintasan. Gamitin niya akong ipaalam. Kanina lang, nandun ako. Panginoon, gamitin mo ako nang maihayag ko ang pag-ibig mo sa bayan. Hindi ang kaisipan ko, kundi ang pag-ibig mo sa bayan. Ngayon narinig natin ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ay tungkol sa pagpapakumbaba. At ang pagpapakumbaba ay sampaghawak na sa ating pananampalataya. Dahil tayo nagkakasala, nagkakamali, mahina, minsan ang kababaang loob o madalas ang nagiging sandata natin laban sa mga pagkakamali. Humility covers multitude of sin. Ang kababaang loob ay tumatabon sa marami nating kasalanan. Alam nyo, noong 1708,
ang kahuli-hulihang pari sa Japan ay pinatay. At ang sabi ng emperor, wala ng Katoliko, wala ng Kristiyano sa Japan, mamamatay na ang pananampalatayang Katolisismo sa Japan. 1708, ang kahuli-hulihang Heswita na pinatay sa Japan. Bawal nang pumasok doon ang lahat ng misyonero, bawal ang mga Kristiyano, bawal ang mga pari, bawal lahat, bawal ang pananampalatayang Katoliko sa Japan. 1865, dumaong doon si Commodore Dewey, nakipagkasundo sa imperyo ng Hapon at humingi siya ng pahintulot at sumulat ng tratado, treaty, na pwedeng dumaong ang mga barko ng Amerika kasama ang mga misyonerong pari. At gayon nga ang nangyari. 1708, wala ng pari. Wala ng pananampalataya sa Japan. 1865, nakapag-establish ulit ng ugnayan sa Japan. Binuksan ulit ang bansa nila. Nakapasok ang mga foreigner. Kasama na ang mga pari. Doon sa port, around 1869, may dumating na grupo ng mga Hapon galing sa Karatig Bayan. Sabi nila, nabalitaan po namin na merong mga pari dito. Gusto namin tignan. At nakita nila yung kapilya ng Katoliko. Doon sa kapilya, may Blessed Sacrament. At nakita ng mga katutubong Hapon na nagdadasal yung mga pari. Matapos ang dasal, nilapitan ng mga katutubong Hapon yung mga pari. Ano ang tanong? Ang sabi nila, sa reliyon niyo po ba iginagalang ninyo si Maria? Ay, opo, sabi ng mga pari. Sa reliyon niyo po ba kinikilala niyo ang Santo Papa sa Roma bilang pinuno? Ay, opo, siya po nagpadala sa amin. Nagpakilala yung mga Hapon. Kami po ay mga Katoliko. Iniwan kami at matagal kaming naiwan ng pananampalataya. Pero nanatili kaming tapat sa pananampalataya namin, hindi sa salita, kundi sa aming pamumuhay. For 150 years, walang misyonero, walang pare, walang madre sa Japan. Pero nanatiling tapat ang ilang Hapon. Kaya nung dumating ang grupo ni Dewey, ni Commodore Dewey, nagulat sila. 150 years without priests, without the sacrament, and yet merong mga Katoliko. Tinawag tayo ngayon sa pagninilay natin sa kababaang loob. Keeping the faith in utmost humility. Keeping the faith. We can easily say, madali nating sabihin, nananalig ako sa Poong Jesus Nazareno. Nananalig ako sa Diyos. Nananalig ako sa sakramento. Nananalig ako sa simbahan. Madaling sabihin yan ng labi. Ngunit ang hinihingi sa atin ngayon ay katapatan sa pamumuhay natin. Katulad ng santo natin ngayon, si Santa Felicidad at si Santa Perpetua. Perpetua, at the age of 22, binigay ang buhay sa Diyos. At the age of 22, si Perpetua na napakaganda, inalay ang sarili. Ilang araw bago siya patayin ng anak si Perpetua. Hirap na hirap, pero umaawit sa Panginoon. Paano pinatay si Perpetua at saka si Felicidad? Ayon sa kasaysayan, ayon sa ibang record, pinugutan ng ulo.
Pero ayon sa matandang kasaysayan, si Perpetua at si Felicidad ay pinatay sa pamamagitan ng mababangis na toro. Ano ibig sabihin? Yung dalawang yun, pinatay sa suwag ng mga toro. Sinusuwag sila at sumisigaw pa rin ng pag-ibig kay Kristo. Katapatan. Ang katapatan natin sa Diyos ay nakikita sa panahon ng ating pagsubok. Ikaw na marami ng hirap sa buhay, sa totoo lang, hindi ka pupunta rito kung hindi ka nasubukan at hindi mo nakita ang pagsubok ng buhay. Kung si Perpetua, kung si Felicidad, inialay ang buhay, hindi ba ikaw inaalay mo rin ang buhay mo? Hindi ba ikaw din ang dami mong luha? Hindi ba ikaw ang dami mong tinis na hirap? Kwaresma, nandito tayo. Kahit na minsan nahihirapan tayo, ano ginagawa natin? Kumakapit sa Kanya at hindi bumibitiw ang Poong Jesus na Nazareno sa atin. Ang buhay natin ay isang tawag sa kababaang loob. Kababaang loob to keep the faith. Manindigan sa pananampalataya na may kababaang loob. Maraming nananampalataya, maraming naglilingkod, pero ang gusto nila, kikilalanin sila. Maraming naglilingkod, gusto, una sila. Maraming naglilingkod, gusto nila, may pribileyo sila. Ang ehemplo natin, Felicidad at Perpetua. Naglingkod, inalay ang sarili, tinalikuran ang kayamanan, mga martir sa pananampalataya. Handang magpakahirap. Sipin nyo, kapapanganak lang ni Perpetua, sinusuwag siya ng toro. Kaya tumatalsik siya, sinusuwag. Doon sa amphitheater na nanonood ang mga Romano, sinusuwag silang dalawang babae. Pero nanatili sila. Saan? Tandaan nyo, ang hamon lang kay Perpetua, talikdan mo si Jesus. Sumpain mo siya, makakalaya ka. Talikuran mo si Jesus, bibigay ko sa iyo ang anak mo, sabi ng proconsul. Babalik ang kayamanan mo, itakwil mo si Jesus. Sabi ni Perpetua at Felicidad, hinding-hindi ako magiging taksil sa Panginoong kong Diyos. Kaya yun, sa amphitheater, sinusuwag ng mga toro, tumatalsik na mataas, makirot, masakit, pero kumapit sa Poong Jesus Nazareno. Maring ikaw, tumatalsik ka sa dami ng bigat ng problema ang dala mo. Maring nasusuwag ka ng mga taong inaasahan mo. Pero kapit ka pa rin sa Poong Jesus Nazareno. Walang makagagapi sa iyo pag ika'y nasa Kanya. Mga kapatid ko, Kwaresma, pagtalikod sa masama, pagpapakumbaba, pagyakap ng pagiging tapat sa Poong Nazareno. Itong hinihingi sa atin sa araw na ito, maging tapat nawa tayo sa kabila ng hirap at pagsubok. Maging totoo tayo sa pananampalataya, not in words, but in action. Be faithful to Christ. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sundin natin ang mga pangaral ng ating Panginoon na siyang nagturo sa ating tuparin.
ang kanyang gawain na may kababaang loob at walang pagmamagaling. Ang itutugon po natin, Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging lubos ang pag-aalay ng sarili sa kanilang dakilang bukasyon na ipangaral ang Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Ang mga magulang at guro, naway makita ang kanilang mga itinuturo sa pamamagitan ng pagpapatotoo at mabubuting halimbawa. Manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Atin nawang laging sikaping gawin ang matuwid upang maging isang buhay na kapangyarihang nagkakabisa sa ating mga pagkilos ang salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Atin nawang kalingain ng may pag-ibig at habag ang mga may sakit, matatanda at mga nangungulila. Manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Tumahimik po tayo sumandali. Taimtim po nating ilapit sa Diyos ang ating mga kahilingan at ang ating mga sariling pasasalamat. Ama naming nasa langit, palalimin mo ang aming pananampalataya upang lumago kami sa iyong pag-ibig. Niling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo at gawing banal ang paghahain aming ipinagdiriwang sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at sa ikapakikinabang namin sa pagpapalang iyong bigay sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo naming Panginoon. Sa pagbabakasakali mo, kami bubuti, isinugo mo si Hesu Kristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, pinahayag na iyong anak ang iyong kalooban na mga api at dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming may sa loob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod
upang sa iyo lagi kami makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gayon banal ang mga kaloob na ito, pampara sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, nawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli ganyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Pagbungin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya dinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay. May pag-aasang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhing Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso na si San Jose. Kaysa na mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng anak naming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya't sa kaniya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, pahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Niling namin kami adya sa lahat na masama, pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Amen.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan, pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno, nawa ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo't magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, naririto si Kristo, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong tinawag sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nawaingatan tayong lahat ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pinatawad mo ako.
yakapin mo pa rin ako sa kabila ng lahat. Aakayin mo pa rin ako sa kabila ng lahat. Buhay mo'y inalay mo sa kabila ng lahat. Pinatawad mo ako, pinatawad mo ako. Mga palaala sa mga nagsisimba, pinakikiusapan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangin sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Pagsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming banal na pagsasalong ito, katapatan sa pamumuhay namin dagdagan mo. At tulungan mo kami mamalaging kalugod-lugod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan na iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na may maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng dakila at makapangyarihang Diyos, ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, mayo kayo sa biyaya at pagpapala ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.